Hello mga kapopcorn! Welcome back sa ating channel kung saan hinahatid natin ang mga mabilisang recap ng mga piling movies. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at mag-comment. Isang lalaking nagngangalang Lincoln ang nagising mula sa isang masamang panaginip kung saan nakasakay siya sa isang bangka kasama ang isang babae. Bigla siyang hinila sa dagat para malunod. Sa pagising, agad na pumasok si Lincoln sa kanyang wardrobe na puno ng puting uniforme para magbihis, ngunit napansin niyang nawawala ang isang pares ng kanyang sapatos, kaya nagreklamo siya sa monitor. Pagkatapos mag-ayos, dumiretso siya sa elevator, kasama ang iba pang mga taong katulad ng damit. Habang nasa loob ng elevator, may ipinakitang hologram tungkol sa lottery. Ang nagwagi ay isang lalaking nagngangalang Starkweather na labis na natutuwa na siya ay nanalo. Ang gantimpala ng lottery ay isang permanenteng paglalakbay sa isang lugar na kilala bilang The Island. Sa post-apokaliptik na mundo kung saan mayroong kontaminasyon sa lahat ng dako, ang isla ay ang tanging kanlungan na walang kontaminasyon na natitira sa mundo. Si Lincoln at ang iba pang mga tao sa loob ng pasilidad na ito ay mga nakaligtas sa apokaliptik na kaganapang ito. Dahil ang The Island ay isang magandang lugar na puntahan, isa sa mga taong malapit sa Lincoln, Gandu, ay nagkaroon ng isang maikling marahas na pagsabog dahil siya ay naghihintay na manalo dito sa loob ng 7 taon na. Dahil sa pagsabog na ito, agad na tumungo ang mga gwardiya sa elevator para pakalmahin si Gandu. Pagkatapos, pumunta si Lincoln sa cafeteria para kumain ng almusal. Doon, sinabihan siya ng lunch lady na bawal siyang bacon at iba pang masasarap na pagkain dahil kailangan niyang mapanatili ang nutritional diet. Sa halip ay binibigyan siya ng malapot na pagkaing gulay na hindi niya gusto. Ipinakita sa kanya ng kaibigan niyang si Jordan kung paano manipulahin ang tanghalian. Pagkatapos purihin ang tanghalian, siya ay ginantimpalaan ng ilang piraso ng bacon at lihim niyang iniabot ang mga ito kay Lincoln. Pagkatapos kumain, ipinatawag si Lincoln sa opisina ni Dr. Merrick, ang pinuno ng institute. Doon, tinanong siya ng doktor tungkol sa pagbabago sa kanyang dieta, ang masamang panaginip, at sumagot siya na ito ay isang panaginip tungkol sa isang partikular na futuristic na bangka. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtanong tulad ng hindi pangkaraniwang mga takdang aralin sa pagkain at ang kakaibang uniforme na puro puti na mayroon ang lahat. Dahil dito, nagtatanim si Merrick ng ilang nanotech na bug sa kanyang mga mata upang masubaybayan niya ang kalusugan ni Lincoln sa loob ng 24 na oras. Pagkatapos makipag-usap kay Merrick, nagpatuloy si Lincoln sa kanyang trabaho sa pagbuhos ng mga likido sa mahahabang tubo. Habang ginagawa ito, tinanong niya ang kanyang kaibigan, si Jones, kung naiinip na rin ba siya sa paulit-ulit na trabahong ito. Sa halip ay sinabi sa kanya ni Jones na ang loterya ay nilinlang at maaaring siya na ang susunod na manalo. Gayunpaman, hindi man lang mapakinggan ni Gandu ang sinasabi ni Jones. Biglang nahulog ang isang babae na nagngangalang 5 habang may bitbit na batch ng mga vial. Buntis na pala siya at manganganak na siya, ibig sabihin, sure ticket na sa The Island. Ito ay dahil, sa kasalukuyang setting na ito, ang isang tao ay maaaring pumunta sa The Island kung may nanalo sa loto o kung sila ay nanganak. Dahil dito, umalakpak ang ibang tao para sa kanya maliban kay Jones na sa tingin nito ay hindi patas. Gaya ng nakasanayan, sinasamantala ni Lincoln ang pagkakataong ito na makipag-usap sa computer para makalaktaw siyang muli sa trabaho. Pagkatapos ay i-report niya ito sa supervisor para mabigyan siya ng permiso na pumunta sa technician. Sa totoo lang, gusto lang niyang makipag-usap sa isang lalaking kilala niya mula sa ibang bahagi ng pasilidad na pinangalan ng McCord. Nagtatrabaho si McCord bilang isang technician na nagbibigay kay Lincoln ng libreng alak at sinasagot ang kanyang mga tanong hanggat kaya niya. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap sa kanya, tinawag si McCord sa ibang lugar. Bago umalis, sinabihan niya si Lincoln na huwag ibunyag kung ano ang kanilang pinag-uusapan sa mga maikling pagpupulong na ito. Pagkaalis ni McCord, napansin ni Lincoln ang isang gamugamo sa malapit na nakita niyang kakaiba dahil dapat walang buhay sa labas ng pasilidad kung ang lahat ay kontaminado. Pagkatapos ay inilagay niya ang insekto sa loob ng isang maliit na kahon na nakita niya sa mesa ni McCord at bumalik kaagad sa kanyang silid upang tingnan ito. Samantala, mabilis na nagtungo si McCord sa pasilidad ng medical kung saan siya ipinatawag. Doon, pumasok siya sa isang silid upang ayusin ang isang computer. Habang inaayos niya ito, isang grupo ng mga doktor ang naglipat ng isang higanteng bilog na sako na naglalaman ng isang tao. Bagamat sinabihan sila ni McCord na huwag buksan ang sako habang naroon siya. Nasaksihan pa rin niya ito habang inilalabas ng mga doktor ang matandang lalaki sa kanyang sako. Kakaiba, ang matandang lalaki sa loob ay kumikilos na parang bagong panganak na sanggol. Mas marami pala itong mga tao sa loob ng mga sako. Gayon din, ang kanilang pagkain ay nagmumula sa mga tubo na masigasig na pinupuno ni Lincoln at ng iba pa araw-araw. Samantala, sina Lincoln at Jordan ay may virtual na laban sa isa't isa. Bagamat parang pantay-pantay ang mga ito, natalo siya ni Jordan. Pagkatapos ng mabilis na virtual na labanan, ang dalawa ay nagtungo sa isang bar kung saan lihim niyang sinabi sa kanya ang tungkol sa gamugamo na kanyang natagpuan. Ito ay nakakagulat kay Jordan dahil sila ay dapat nawala na. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mayroon siyang masamang pakiramdam tungkol sa lahat ng bagay sa pasilidad, ngunit maasahan si Jordan na walang mali. Sa sandaling yon, ang nanalo sa lottery ay inihayag na lumabas na si Jordan.
Bagamat masaya si Lincoln para sa kanya, nalulungkot din siya dahil sa tingin niya ay hindi na sila muling magkikita. Nang gabing yon, hindi makatulog si Lincoln dahil sa mga bangungot tungkol sa pagkalunod muli. Tumingin siya sa nakakulong na gamugamo sa tabi niya. Habang natutulog ang lahat, lumabas si Lincoln sa kanyang silid at tahimik na tinungo kung saan niya natagpuan ang gamugamo. Doon, inakyat niya ang hagdan na humahantong sa isang butas sa ilalim ng medikal na pasilidad. Pagkatapos umakyat, nakahanap siya ng uniforme ng nurse upang ihalo sa mga tauhan. Habang naroon siya, nasaksihan niya si Lima na nagsilang ng isang malusog na sanggol. Gayunpaman, nakita rin niya ang mga doktor na agad na pinapatay siya, na ikinalulungkot ni Lincoln. Lumalabas na si Lima ay isang surrogate clone mother lamang at ang kanyang sanggol ay ibinigay sa tunay na Lima. Nang maglaon, nasaksihan din niya ang pagtatangka ng nanalo sa lottery na si Starkweather na tumaka sa pasilidad. Pinapanood niya ang nanalo sa lottery na walang magawang nagsusumamo para sa kanyang buhay habang siya ay kinakalagkad pabalik sa operations room upang kunin ang kanyang mga organo. Sa kalaunan ay nakita ng isang guwardiya si Lincoln sa lupa, ngunit dahil nakasuot siya ng uniforme ng nurse, napagkamalan siya ng guard na isa sa mga tauhan at tinulungan siyang tumayo. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik si Lincoln sa pinanggalingan niya. Pagkatapos, pinanood ng mga guwardiya ang footage ng naunang pagtatangka ni Starkweather na tumakas. Pinagtatawanan nila ang kanyang pagtatangka at ang mga guwardiya na natamaan niya sa daan. Dumating si Merrick at pinagsabihan ang mga guard na tumatawa. Pagkatapos ay may napansin siya sa footage at hiniling sa kanila na irwin sa isang partikular na frame. Doon, nakita niya si Lincoln na mabilis niyang nakilala dahil sa wristband ng kanyang clone. Dahil dito, ipinag-utos ni Merrick ang kanyang agarang pag-aresto. Samantala, dumiretso si Lincoln sa kwarto ni Jordan at mabilis siyang hinila palayo. Habang tumatakbo palayo, sinabi niya kay Jordan na nakita niya ang pagkamatay ni Lima at Starkweather at ang The Island ay isang kasinungalingan. Sa puntong ito, inanunsyo ng institusyon na kontaminado si Lincoln. Pagkatapos ay nagsimulang magpaputok ang mga sundalo sa dalawa na tumatakas sa pinangyarihan. Matapos tumakbo ng ilang minuto, habang umiiwas sa mga sundalo, narating ng dalawa ang isang silid na puno ng mga clone na pinipilit na manood ng mga clip ng mga alaala. Nang hindi na nag-aksaya pa ng oras upang malaman ang tungkol sa mga alaalang ito, muling tumakbo ang dalawa hanggang sa marating nila ang isang tulay patungo sa magandang labas ng mundo. Gayunpaman, ang labas ng mundo ay lumalabas na isang holographic na imahe. Sa pagtakbo pa, sa wakas ay narating na nila ang tunay na labas ng mundo at nalaman na nasa loob talaga sila ng underground facility sa lahat ng oras na ito. Ang pagtakas ng dalawa ay isang malaking pag-aalala para kay Merrick. Pagkatapos ng briefing sa ilang mayaman at piling kliyente tungkol sa kanyang programa kung saan sinasabi niyang gumagawa lamang sila ng mga organo para sa mga kliyente, gumamit si Merrick ng bounty hunter na nagngangalang Laurent. Ibinunyad niya kay Laurent na sila ay talagang lihim na gumagawa ng mga clone dahil hindi sila makakabuo ng maayos na mga organo nang walang anumang karanasan sa buhay. Dahil dito, kailangang gawing tao muna sila ng institute na may mga karanasan sa buhay upang maani nila ang kanilang mga organo. Upang makontrol ang mga clone, ang instituto ay may ideya ng The Island na nagbibigay ng layunin sa mga clone. Pagkatapos ay inutusan niya si Laurent na mahuli kaagad sina Lincoln at Jordan nang walang nakakaalam, lalo na si Jordan dahil ang kanyang totoong buhay na katapat ay namamatay sa loob ng 48 oras. Samantala, nagpapahinga sina Lincoln at Jordan sa mga kalapit na guho pagkatapos ng mahabang panahon. Kinabukasan, narinig ng dalawa ang isang motorsiklo na dumaraan na sinasabi ni Lincoln na gusto niya ng isa. Pagkatapos ay kinuha niya ang kahon na kinuha niya mula sa mesa ni Cord at napagtanto na ang nakasulat doon ay nagpapahiwatig ng isang kalapit na lugar. Pagkatapos ay pumunta sila sa lugar na yon na isang bar. Sa loob, tinanong ni Lincoln ang bartender tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan at sumagot ang bartender na siya ay nasa banyo. Pagkatapos ay iniwan niya si Jordan kasama ang ilang mga lalaki. Sa loob ng banyo, galit niyang tinanong ang semi-hubad na Cord tungkol sa kanyang nalalaman. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Cord na sumama sa kanya sa kanyang bahay upang maipaliwanag niya ang buong sitwasyon. Matapos kunin si Jordan, pumunta silang tatlo sa bahay ni McCord. Doon, ibinunyag ni McCord ang pangit na katotohanan na ang dalawa ay mga pang-clone lamang para sa hinaharap na ani. Ipinaliwanag niya sa kanila na hindi alam ng mga kliyente ang tungkol sa operasyon ni Merrick dahil labag sa batas at hindi etikal ang paggawa ng mga clone. Dahil dito, tumugon si Lincoln na kailangan nilang pumunta sa kanilang mga katapat sa totoong buhay upang ilantad ang katotohanan. Bagamat nag-aalangan sa una, nagpa siya si McCord na tulungan sila sa kanilang mapanganib na paghahanap sa pamamagitan ng pagbibigay muna sa kanila ng mga damit. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanila ang kanyang credit card at kaunting pera bago sila ihatid sa isang istasyon ng tren na magdadala sa kanila sa California. Habang naroon, binibigyan sila ni McCord ng ilang tiket, pati na rin ang mapa ng California. Gayunpaman, habang kinukuha ang mapa, napansin niya kaagad na napapalibutan na sila ng mga upahang lalaki ni Merrick, kaya sinabihan niya ang dalawa na tumakbo. Bilang resulta, nabaril si McCord sa dibdib at nahulog siya mula sa ikalawang palapag at namatay. Nang makita nila ito, tumakbo sila upang takasan ang mga humahabol sa kanila. Pagkatapos ay nagkulong sila sa loob ng isang silid kung saan nakakita sila ng Nailgun. Sinubukan ng isa sa mga humahabol na i-unlock ang pinto at gumanti si Jordan sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga pako sa kanyang mga kamay.
Pagkatapos ay mabilis silang lumabas ng silid at dumiretso sa tren na papaalis. Habang umaandar ang tren, kinilala ng mga tauhan ni Laurent si Anticord bilang isang empleyado ng institute. Pagkatapos ay inutusan sila ni Laurent na magtungo sa lungsod sa sulok ng Lincoln at Jordan. Sa kalaunan ay nakarating ang dalawa sa lungsod, kung saan namangha si Jordan nang makita ang sarili sa isang advertisement kung saan siya ay isang modelo ng damit. Pagkatapos ay magtatanong sila tungkol sa direktoryo ng impormasyon upang malaman ang mga lokasyon ng kanilang mga katapat. Sa huli ay nakilala ang dalawa sa pamamagitan ng sistema ng kamera. Tumpak din silang sinusubaybayan kapag ginamit nila ang credit card ni Encord upang maghanap ng impormasyon. Dahil dito, mabilis na kumilos si Laurent at ang kanyang mga tauhan upang mahuli sila. Gayunpaman, independyenteng dumating din ang pulisya sa pinangyarihan upang arestuhin ang dalawa dahil sa paggamit ng credit card ni Encord. Naginagawa silang pangunahing mga suspect. Walang magawa si Laurent kundi hayaan ang mga pulis na hulihin sila dahil ang pakikialam ay hahantong sa pagkakalantad ng kanyang lihim na misyon. Habang nasa loob ng police mobile, hiningi ni Lincoln ang impormasyon ni Tom Lincoln, ang kanyang real-life counterpart. Samantala, nag-ulat si Laurent kay Merrick tungkol sa sitwasyong kinasasangkutan ng pulisya. Dahil hindi maaaring ipaalam ni Merrick sa pulisya ang tungkol sa mga clone, pinapayagan niya silang gumamit ng anumang puwersa na kinakailangan upang mahuli ang mga ito. Dahil dito, ang police mobile kung saan nakakulong sina Lincoln at Jordan ay biglang hinampas ng isang armored truck. Himala na nakaligtas sa insidente, agad silang nakatakas sa mga labi. Pagkatapos ay sumiklab ang isang putukan sa pagitan ng mga tauhan ni Laurent at ng pulisya, habang sina Lincoln at Jordan ay muling tumakbo para sa kanilang buhay. Matapos tumakbo ng ilang sandali, sumakay sila sa likod ng umaandar na truck. Dahil hindi sila magkasya sa loob, inaalis nila ang mabibigat at malalaking pabigat na dala ng truck. Ang mga dambuhalang pabigat ay bumagsak sa kalsada, na tumama sa mga sasakyan ng mga tauhan ni Laurent at ng mga pulis. Dahil hindi naging matagumpay ang paghabol sa kanila sa pamamagitan ng mga sasakyan sa ngayon, ipinatupad ni Laurent ang paggamit ng mga lumilipad na motorsiklo para mahuli sila. Ngunit nagawa ni Lincoln na talunin ang isang sakay ng lumilipad na motorsiklo. Pagkatapos ay ninakaw niya ang sasakyan at lumipad kasama ang Jordan sa pamamagitan ng lungsod na nag-udyok sa mga kaaway na habulin sila. Sa huli ay bumagsak sila sa isang logo ng isang gusali. Habang sinusubukang makalayo roon, pinaputukan sila ng dalawang tauhan ni Laurent mula sa loob ng gusali, dahilan para magtago ang dalawa sa logo. Sa kalaunan ay bumagsak ang logo habang bitbit ang dalawa, ngunit maswerte silang nakababa bago ito tumama sa lupa na namamahala sa halip na mapunta sa ilang malapit na safety net. Samantala, sa loob ng institute, si Gandu ay pinatay ni Merrick dahil sa pagtatanong sa katotohanan tungkol sa kontaminasyon. Nang maglaon, si Merrick ay ipinalam ng isang siyentipiko tungkol sa utak ni Lincoln. Doon, nalaman nila na ang kanyang mga alaala ay iba sa iba pang mga clone. Dito, napagpasyahan ni Merrick na ang mga alaala ay talagang mula sa kliyente. Bumalik sa Lincoln at Jordan, nagtago sila sa loob ng tila isang parking lot kung saan hinihintay nilang tumigil ang ulan. Sinabi sa kanya ni Lincoln na kabisado niya ang address ni Tom Lincoln at pupunta sila doon bukas. Pagkatapos ay magkayakap sila upang labanan ang malamig na panahon. Kinabukasan, pumunta sila sa bahay ni Tom. Dahil magkapareho sila ng katawan, nagawa ni Lincoln na lampasan ang mga hakbang sa seguridad ng bahay. Habang nasa loob ng modernong bahay, nakita ni Tom ang dalawang estranghero at agad na inatak si Lincoln. Gayunpaman, huminto siya nang mapagtanto niya na magkamukha sila at ipinakilala ni Lincoln ang kanyang sarili bilang kanyang clone. Pagkatapos ay nakipag-usap si Tom kay Jordan habang ang kanyang clone ay nagpapalit ng damit at siya ay lubos na nabighani sa kagandahan ni Jordan. Pagkatapos mag-ayos ni Lincoln, kinausap ni Tom ang kanyang clone bagamat mabilis siyang naiinis sa panggagaya ng clone sa kanyang iba't ibang aksent. Sinabi niya sa kanyang clone na ang kanyang atay ay mamamatay pagkatapos ng 2 taon dahil sa labis na kasiyahan sa ibang tao. Pagkatapos ay nalaman niya na si Lincoln ay hindi nagmahal sa kanyang buhay na ikinagulat niya. Pagkatapos ay humingi si Lincoln ng kanyang tulong upang ilantad ang hindi etikal na kasanayan ng institusyon. Sumang-ayon si Tom at pumunta siya sa kanyang silid upang maghanda. Gayunpaman, lihim na ipinagkanulo sila ni Tom sa pamamagitan ng pagpapaalam sa institusyon tungkol sa mga panggagaya. Bumalik siya at ngumiti kay Jordan. Ngunit masyadong kilala ni Jordan si Lincoln na masasabi niya kung nagsisinungaling siya at nakikita niya ang katulad na ugali ni Tom. Dahil dito, ibinubulong niya sa kanya na nagsisinungaling si Tom tungkol sa pagtulong sa kanila. Dahil dito, sinabi niya kay Tom na mananatili si Jordan sa bahay. Sa kabila ng hindi alam ang dahilan, tinanggap ito ni Tom. Sa garahe, iginiit ni Lincoln na siya ang magmaneho dahil alam niya kung paano ito gawin at tinanggap muli ni Tom kahit na nagdududa siya. Habang nagmamaneho, hindi alam ni Lincoln na ang pula sa mga ilaw ng trapiko ay nangangahulugang huminto, kaya sinisigawan siya ni Tom na huminto. Pagkatapos nilang huminto, biglang dumating ang mga tauhan ni Laurent sakay ng helicopter. Pagkatapos ay itinutok ni Tom ang kanyang pistol sa ulo ni Lincoln. Si Lincoln ay nagmaneho muli ngunit sa buong bilis. Pagkatapos ay hinabol sila ng mga tauhan ni Laurent na bumaril sa kanilang sasakyan. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang inabandunang bodega. Kung saan ang magkatulad na dalawa ay naglalaban sa isa't isa. Hindi nagtagal ay dumating si Laurent at ang kanyang mga tauhan, bagamat naguguluhan sila sa nangyayari. Nakuha ni Tom ang itaas at patuloy na itinutok ang baril sa ulo ng kanyang clone. Pagkatapos ay sinabi niya kay Laurent na huwag patayin si Lincoln dahil kailangan pa niya ang kanyang mga organo. Gayunpaman, matalinong ginagaya ni Lincoln si Tom na nakalilito kay Laurent.
Matapos balikan kung sino ang tunay na totoo, pagkatapos ay ikinabit ni Lincoln ang wristband ng kanyang clone sa pulso ng kanyang katapat. Dahil dito, binaril ni Laurent si Tom at pinatay. Nakalimutan na hindi ito ang totoong Tom, tinanong ni Laurent si Lincoln kung kakalat ang balita tungkol dito, at sumagot siya na ilihim niya ito. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay ni Tom kung saan itinutok ni Jordan ang baril sa kanya. Gayunpaman, nakikita ni Jordan sa kanyang mga mata at alam niya na siya si Lincoln. Pagkatapos ay mapusok silang naghahalikan, na humahantong sa isang gabi ng kasiyahan. Samantala, natuklasan ni Merrick na si Lincoln at iba pang mga clone mula sa kanyang henerasyon ay naka-embed na lahat ng katangian ng pag-usisa na nagtatanong sa kanila ng lahat. Para sa kadahilanan ito, nag-uto si Merrick ng kumpletong pagpapabalik na nangangahulugan na ang lahat ng mga clone ay aalisin at babaguhin muli. Para maalis ang pinakamaraming clone, hangga't maaari, dinaragdagan ni Merrick ang mga nanalo sa lottery bawat araw na pupunta sa The Island. Nang sumunod na araw, nakatanggap si Lincoln ng balita tungkol sa nakaplanong pagpapabalik. Pagkatapos ay ihahatid siya sa institute para sa karagdagang paliwanag. Dahil dito, siya at si Jordan ay gumawa ng isang plano sa pagsagip para sa mga clone sa institusyon, pati na rin ang isang kasunod na plano ng paglalayag ng magkasama sa isang bangka. Kasama sa plano ang paghihiwalay ni na Lincoln at Jordan, kasama si Lincoln na sumakay sa helicopter patungo sa institusyon at si Jordan ay naaresto. Pagkarating sa lugar, mabilis na inatake ni Lincoln ang staff na ipinadala para salubungin siya at si Jordan ay nakatakas mula sa operations room. Nang maglaon, muli silang nagsama-sama sa loob ng institusyon, ngunit kailangan nilang maghiwalay muli dahil sa kanilang iba't ibang misyon. Sisirain ni Lincoln ang holographic na imahe ng labas ng mundo habang ililigtas ni Jordan si Jones at iba pang mga clone mula sa pagwawakas. Samantala, si Laurent ay pinuri ni Merrick sa matagumpay na paghuli kay Jordan. Gayunpaman, sinimulan ni Laurent na tanungin ang pamamaraan ni Merrick dahil sa palagay niya ay gusto niyang maging Diyos. Nang maglaon, nalaman ni Merrick mula sa isang doktor na si Tom ang pinatay at hindi ang clone, na pinilit si Merrick na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Hindi sinasadyang natisod ni Jordan si Laurent, ngunit sa halip na saktan siya, nagpa siya si Laurent na tulungan siya sa kanyang layunin. Dahil dito, pinamamahalaan nilang iligtas si Jones at iba pang mga clone mula sa pagkalipol. Samantala, inatake ni Merrick si Lincoln gamit ang isang harpoon gun habang nakikipag-usap siya sa mga generator ng institusyon na nagpapanatili ng mga holographic na imahe. Pagkatapos ay isang labanan ang naganap sa pagitan nila. Habang naglalaban sila, nagsimulang sumabog ang mga generator. Habang sinasakal ni Merrick ang buhay ni Lincoln, inabot ng clone ang harpoon gun sa tabi niya at binaril ang leg ni Merrick. Pagkatapos ay sinakal siya ni Lincoln gamit ang wire na nakakabit sa salapang habang ang lahat ay gumuho sa kanilang paligid. Dahil dito, binitay si Merrick ng salapang na nakaipit sa kanyang leg at namatay. Si Lincoln naman ay nakahawak sa wire na nakakonekta sa salapang. Dahil sa pagbagsak, ang liwanag mula sa totoong mundo ay sumisikat sa underground base. Dahilan upang ang mga clone ay agad na tumakbo palabas. Libo-libo sa kanilang bilang, sa wakas ay nakita ng mga clone ang totoong mundo sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Sa gitna nila, sina Lincoln at Jordan ay muling nagtagpo sa isang halik habang si Laurent ay masaya na siya ay tumulong sa pagpapalaya sa mga clone. Matapos tulungan ang mga clone na makatakas, sa wakas ay tumulak sina Lincoln at Jordan sa isang bangka tulad ng kanilang pinlano. Sa tingin ko ang pelikula ay napakatalino sa lahat ng elemento nito tulad ng plot, props, character at mga tunog na ginamit. Ang nakikita kong mas nakakahimok tungkol sa pelikula ay nagpapakita ito ng etikal na dilema tungkol sa paggamit ng mga panggagaya upang magligtas ng mga buhay dahil ang mga clone ay mga nabubuhay na nila lang. Hindi lamang iyon, ngunit ipinakita rin sa pelikula na kung talagang magagamit ang gayong pag-unlad ng teknolohiya, sa huli ay magagamit lamang ito sa mga mayayaman at mga elite na magmomonopolya sa paggamit nito. Sa pangkalahatan, ang pelikula ay kumikiliti sa isip sa isang magandang paraan.